Ang DJ na mas kulubot pa sa Ampalaya. Pero madulas pa sa Okra, Mang Kanon! Yo, what's up, DJ Mang Kanor on the mix. Hoy, Mang Kanor. Bakit mo pinauwi si Papa Charles, ha? Siyempre gusto kitang masolo. Masolo ko yung off-shoulder mo. Tignan nyo mga idol, pag ako na, nag-off-shoulder na yung mind ko dahil napapa-impress yan sa akin. Hindi, pinapakita ko lang yung lunal ko sa aking balikat. Akala ko garapata. Hoy, ano sinasabi mo garapata ka dyan? Wala, sinasabi ko ang ganda naman ng lunal. Ay, sana all nunal. Okay. Alam mo ba, Mayn? Matagal ko nang pinangarap maging nunal. Talaga? Oo. Maging nunal sa balikat mo. Para ako ang maging sandalan. Abala ko na rin. Pag ikaw yung nanal dito, papatanggal kita. Ay! Papasurgery ko yun. Hello, ladies and gentlemen. Kumusta? Hi. Mang Kanor is my name. Kasama ng aking soon-to-be na si Mayna. Happy 18th birthday, Ninyo Columna Aro. Ay, Ninyo, happy birthday. Galing kay Lolo Kanor. Ninyo, maghingi ka lang ng anong request ka lang kay Lolo Kanor mo. Akong bahala sa'yo. Regalo. Kanor, bigla ka naging Lolo? Oh, bakit? Ano yun? Sige, Uncle Kanor. Di rin bagay, masyado ka matanda para maging uncle. Sabi talaga yung mind ko, the more you hate, the more you love. Pero ito magandang pag-usapan, mind, kasi bago tayo sa boxing nga. Ako, kahit natalo man si People's Champ Manny Pacquiao, siya pa rin ang kampiyon para sa akin. Siya pa rin ang pambansang pangkamao, ang legendary na si Manny Pacquiao. Oo naman, siyempre, ang tagal ng dekada. Si Manny Pacquiao, bata pa lang yan. Bandera natin eh. Totoo yan. Bata pa lang yan. Sabi niya yung training namin yan. Ikaw na naman. Kasama ka na hindi, naman. Hindi siya ang tinrain ko. So binibida mo na naman yung sarili mo. Hindi mismo si Manny Pacquiao ang tinitrain ko. Ang tinitrain ko si Freddy Roots. Si Freddy Roots. Ako ang nagturo niyan. Ano ba kayong cockroach yung tinitrain mo? Ito to. Kaya magaling na coach yan si Freddy Roots dahil ako ang nagturo niyan. Ganyan ako. Kaya sabi ni Freddy Roots, turuan mo rin itong si Mark Magnifico Magsayo. Ay, naku, tigil. Tinuruan ko. O, tignan nyo. Ano? Yung kalaban kahapon na si Siha na knockout sa round number 10. Sabi niya kasi, Mang Kanor, i-knockout ko na ba sa round 1? Sabi ko, wag. Para may challenge naman ang kalaban. Eh, sinuntok niya sa panganong round 1 na tumba. Kinabahan ako, baka hindi na bumangon. Pinagalitan ko. Pag end ng round 1, sabi ko, Mark, bakit mo sinuntok doon? Sabi ko, wag mo munang banatan para may challenge. Sabi niya, sorry, magkaroon, bigla lang ako. Sorry, coach. Coach ang tawag niya sa akin eh. Oh, sabi ko, sa round 5, magpatumba-tumba ka para may challenge. Pagka round 10, nanalo. Sabi ko, tapusin mo na sa round 10 kasi naantok na ako. Nanalo. Dahil ako ang coach niya. Pinaantok na ako, Mang Kanor. Dami mo kuda dyan. Magtanong ka na nga. Ay, di pa, Mayn, sandali. Yung bike natin sa Birnis na pala ipamimigay yun. Ay, pamimigay na? Yung bisikleta na dalawa. Sure ka, baka mamaya, Mang Kanor, sinasabi mo lang yan. Hindi. Malilintikan tayo dito. Totoo na yan. Courtesy of Mang Kanor. Totoo yan. Kasi kailangan na nating ibigay ang bisikleta na yun. Anibersaryo ng RMN. 69 years na ang RMN. Mas matanda ka pa nga sa RMN eh. Excuse me, kaedad lang kami. Hindi, 69. Sa itsura mong yan, mukha ka ng... Ayoko na sabihin. 93.9. Ganyan kamain. Kaya ano? Sinasabi ko sa inyo sa Biyernes, abangan nyo po ang pag-anunsyo alas 12 ng tanghali. Pwede ba kung sumali mag-announce dyan?
Huwag ka na sumali, Mang Kanor. Bawal nga ang senior eh. Bakit? Ako naman ang namigay ng bike ka. Hindi nga, ikaw yung namigay. Kinapainit mo yung ulo ko eh. Ang may wagang tanong kay Mang Kanor. Diyan na naman tayo sa talong mo eh. Sandali, parang nalungkot yung talong ko ah. Bakit? Malungkot yung talong. Hindi siguro na diligan. Okay. Paano? Kailangan pa bang diligan ko? Napitas na? Ay, ay, ay. Ito ang tanong natin ngayong araw. Si Mang Kanor ay world champion sa boxing. Ay, siyempre. Sinabi ko na. Ako ngunit, coach kay Freddy Rots. Ngunit, naubos na ang kanyang ngipin. Ano si Mang Kanor? Ang katanungan natin ay nanggaling kay El Magnifico ng Bohol. Pero nasa Santa Mesa. Ay, Santa Ana, Manila pala ngayon. Ano ba yan? Problema sa mata ko. El Magnifico. O, taga Bohol ka, tas sa Santa Ana ka. Hindi kami nagtanong. Ha? Ayan. Oh, bakit? Tinatanong ba natin? Uulitin ko ang tanong ni El Magnifico na taga Bohol pero nasa Santa Ana, Manila na ngayon. Talaga? Kahit hindi kami nagtanong. Kahit hindi kami interesado. Ang tanong, si Mang Kanor ay world champion sa boxing. Ay, siyempre. Ngunit naubos na ang kanyang ngipin. Oy, bakit nga ba? Ano si Mang Kanor? Okay, pag nahulaan yun, ibigay ko yung aking WBC na belt sa inyo. Para makaranas man lang kayo. Baka ibang belt yan ha. Baka girdel yan. Ay. O, sagot. Sige, sagot kayo. Basa tayo ng mga sagot. Okay. Si Mang Kanor ay isang postisong naglalakad na lang. Siya yung natumba kaya nagsariling buhay ang mga ngipin. Sabi ni Veronica Aquino. Walang hiyak. Sabi naman ni Al Jay. Si Mang Kanor ang naging, ano to? Yung binubugbog po sa ring pag nagte-training kaya naubos ang ngipin niya. Ay. Punching bag ka pala. Ganun ang mga bida. Papabugbog muna yan. Parang Fernando. Sige. Bulok na po kasi ang mga ipin ni Mang Kanor kaya pinabunot niya na lahat. Ay. Yan ang sabi ni Mary May. Tingnan mo yung punch ko. Balipag ka. Ganyan ako. Parang hindi naman. Pinipindot mo lang yung sound effects eh. Naglalako mo ko ha. Sige, next. Ang pangit mo, Mang Kanor, sabi ni Jeff Laban. Excuse me. Manalamin ka, manalamin kayo. Manalamin ka. Hello. Hello po. Pangalan. Hi. Alma po. Alma. Sagot. Magaling naman na boxer si Mang Kanor. Ay, thank you, Alma. Kaya lang, ugod-ugod na kasi yan, kaya naubos yung ngipin. Ay. Ano pa nga ba? Grabe ka, Alma. Nakita ko yan si Mang Kanor kumakain ng lugaw. Yung pala wala na siyang ipin dahil siya yung binubugbog kapag training. Sabi ni Antonio Sanchez. So naglulugaw ka, ano ba mga chismis ngayon? Kasi essential eh. Para sa akin, essential ang lugaw. Kaya kumain ako ng lugaw. Igilan mo ako. Hello. Hello. Hello, my Mang Kanor. Good afternoon po. Yes, ma'am. Sino po ito? Si Mrs. Robles po. Tawagin na ako, Mami, kasi si Ventura na ako. Mami. Mami, ex niyo po ba si Mang Kanor? Ay! Ex niyo po ba si Mang Kanor? Hindi, tatanong ko nga kung gwapo siya eh. Pwede na po sa inyo. Hindi, kasi bakit hindi ka sinasagot ni Mang Kanor? Mami, hindi po. Hindi, ayun yan. Kasi po hindi po talaga, bagay yung age namin. Mami, payag ka ba, Mami, maging... Hindi rin kami bagay kasi nga hindi ako pwede mag-ano. Kasi ang mister ko, retired Air Force, ay bawal sa amin ang mag-boyfriend mga byuda. Sino ko, retired Air Force pala yan. Mami, okay lang kung bawal kayo mag-boyfriend, hindi rin ako interesado mag-girlfriend. Ang sa akin lang po, Mami, may tanong ako, payag po ba kayo maging ninang sa kasal namin? Oh, excuse me. Ay, okay po, walang problema. Salamat. Nay, wala pong magaganap na. Mami, salamat ha, pwede i-convert to cash lang ang regalo ha. Oo, sige, walang problema. Ay, salamat po,
mami, ingat po. Ayan, may nilang na ako na-recruit. Hindi niya naman, yes. Ano, hindi niya naman sinagot yung tanong natin. Ay, putyante na magninang na siya sa atin. Hindi, walang kasal na magaganap. Ah, next. Next. Ah. Si Mang Canor ay under yan sa asawa niya, kaya naubos ang ipin kasi palagi siyang binubugbog, sabi ni Myla Alinio. No, mami, asawa ka na pala? Ilang asawa na ba yung meron ka? Ah, well, grabe. Oh. Anong uulan na naman, ha? Sa Metro Manila? Grabe talaga. Kung siya na kaya si Bagyong Isang? Kalat na kalat sa balita, may asawa ka eh. Manliligaw ka pa, ha? Bahin. Ano? Tapos na yung lahat sa amin. Tapos na yung nakaraan ko. This is another chapter of my life. Another chapter of your life. Pwede mo namang ituloy sa kabilang buhay. Ay, ay, ay! Oh, ito. Ang sabi ni Lilian Paruhilog. Sige. Good afternoon, Mang Canor at Mama Ai. Kaya naubos ang ipin ni Mang Canor dahil yan ang sign na addict siya. Addict talaga si Mang Canor. Hashtag bato daw. Hindi mo alam na addict ako. Addict ako sa aking mind. Ay, nako. Kaya dyan ako addict. Sige, sino pa? Dali. Nabugbog yan si Mang Canor dahil napagtripa ng mga adik sa kanto. Kaya naubos ang ngipin. Sa mga hindi nakaalam. Shout out daw kay Gilberto. Hindi nakaalam. Yung makinig kayo ang Gilberto. Ha? Yung mga adik na nabugbog sa akin, isa na lang ang nakatayo. Natumba pa. Mang Canor, kumakalat na chismis dito na ikaw daw ay naghihirap na ultimong ngipin mo ay nabenta mo na sa nag-aaral ng dentistry, kaya daw ikaw ay bungal. Sabi ni Oliver Del Valle. Oo. Sabi niya si Oliver, napaka-creative mo talaga. Nasali mo pa mga dentistry. Hindi ko lang sasabihin sa iyo na marami ako naging ex na dentista. So, binenta yung ngipin mo? Hindi binenta. Kusang loob kong... Binigay. Binigay. So, di mo na na-realize? Isang dentista, isang ngipin. Iba din. Ganun ako kasi hindi mind. Nagbago lang ako dahil sa'yo. Pagilan mo ako. Dapat maging masaya ka. Alam mo, Mang Canor. Ikaw ang pinili ko, hindi sila. Kilalang-kilala na kita yung mga ganyang galawan mo. Sa umpisa lang yan. Ay, mind. Tapusin natin to. Hindi. Tigilan mo ako. Sige, next. O, eto. Si Mang Canor. Sige. Si Mang Canor ay kumagat sa gate namin. Nandun pa nga yung ngipin niya. Naiwan niya po yung postiso niya. Hoy, Mang Canor, ano ba naman yan? Hindi kasi ako binuksan ba yun eh. Kumakatok ako ng mayos, ayaw buksan. Di kinagat ko. Ito sabi niya ni Robert. Kasi daw late ka na daw umuuwi, may curfew ka nga daw. Robert, sa Diyos ko Robert, matanda na ako, kukurpyohan niyo pa ako. Ang kurpyo ay para sa mga bata. Next. Sige. Sabi ni Rosemary Cleofas Biskera, si Mang Canor ay postiso ang ipin. Minakaw lang niya ang postiso niya sa patay. Kaya tumalsik nang masapak siya dahil hindi po talaga fit sa kanya. Nakakaawa. Hindi kasi dumikit yung rugby. Mang Canor, ano ba to? Mga issue lumalabas. Sige, isa pa. Si Mang Canor ay matagal nang nabubuhay. Panahon pa ng mga dinosaur, kaya wala na siyang ngipin, sabi ni Gibbs from Nakawili. Napakatalino mo, mukha kang dinosaur, Gibbs. Hoy, ano na nga, away ka pa ng mga listeners natin? Ano bang ginagawa nila sa akin, Mayn? Totoo lang, nagsasabi lang sila ng totoo, Mang Canor. Imagine mo, sinabi na buhay pa ko sa panahon ng dinosaur. Hindi ba yung pang-aaway? Bakit hindi ba? I mean, nagparigas ka sa'yo yung kumpare ko eh. Si T-Rex. Si T-Rex, yung magaling magpa-T-Rex. Next, sige. Okay lang yan, Mama. Ay, sagutin mo na si Mang Canor. Ayaw mo nun, hindi siya nakakasakit. No harm, kasi walang ngipin. Kahit kagat-kagatin ka, okay lang. Ay, nako! Hindi na ho, no? Parang, hindi na. Parang lollipop lang. Hindi yan. Na. No way. Sabi ni Liam Sand Evlans. Ano to? Monsalve. Si Mang Canor ay walang ipin dahil mahilig kumain ng panis na tahong. Excuse me, tala ba yung kinain ko? Ay, nako.
Ito, sabi ni... Sige. Sabi ni Jetrix. Sabi ng pinsan ko. Si Jetrix... Hello, pinsan. Abeliano. Hello, pinsan. Groomsman ka. Baby pa kasi si Mang Canor, kaya walang ipin. Mahilig kasi Dumede. Sinasabi ko na nga ba? Ang may wagang sagot ni Mang Canor! So, ang tanong natin... Yes, ma'am. Si Mang Canor ay world champion sa boxing. Yes. Ngunit naubos na ang kanyang ngipin. Ano si Mang Canor? Sige. Mahilig Dumede? Sasabihin ko na. Mahilig Dumede? Alam niyo bakit wala na akong ngipin? Kasi papalitan ko lahat ng ngipin kumain. Puro diamante. Ano yung grills? Ang isa, ginto. Ang isa, diamante. Ginto, diamante. Alternate yan. Ganun. Kasi mayaman ako. Hindi ko na alam kung saan ko pagagastusin ang pira ko eh. Para sa kasal natin, pag smile ko, sabihin ng photographer, si smile. Teka. Ano tong may nag-comment dito, Mang Canor? Nakita ka daw niya na nung isang araw at inutusan mo daw siya na tunawin yung mga ano, yung mga barya. At yun daw ang gagawin mong postiso. Sino ba yan? Sino yan? Sabi ni Edna Fulwenza. Edna, bakit hindi mo pa tinunaw, Edna? Ay, nako! Wala na akong ngipin, Edna. Tunawin mo na, Edna. Ano? Sagot, Mang Canor. Mag-explain ka, ha? Mine? Kasi pag di ka nag-explain ngayon, makikita mo talaga. Talaga? Oo. Makikita mo. Anong makikita ko? Ito. Ano yan? Ayan. Uy, yan. Gusto ko yan, Mayn. Pakita mo sa akin, Mayn. Ayan. Nakikita mo yan? Ano yan? Ha? Ang laki. Ang laki. Nakikita mo? Hindi ko makikita, Mayn. Ang liit. Sandali. Anong ang liit? Ayan. Eto, tumingin ka kasi dito. Ayan. Nakikita mo yan, ha? Yes, Mayn. Eto? Papasok to dyan sa ngalangala mo. Ay. Kung ako ang tatanungin...